Magandang araw sa inyo mga kabukid. Nandito tayo sa ating taniman ng mga gulay sa bakuran at napakahitik na ng mga bunga. Lalo-lalo na yung ating mga kamatis. Ito ay a video update ng ating mga kamatis. Sapagkat yan. Can you see what is happening here? Huh? Jaran! Yes! Yes, sir! Yes, sir! Ayan! Yun po! Mga kabukid! Ha? Kailan lang natin tinanim yan? Ngayon may aanihin na ako. Meron na ako mapipitas para maging kapakipakinabang sa ating kusina. Tapos may mga talong na tayo. Wow! Palalaki na. Cooking ano na yan? Cooking laki. Yun no? Yun po. Ha? Sun-ripe tomato. Yan tinatawag na sun-ripe. Maganda kasi dito. Etong mga to, malalaking bulas kasi babad sa araw. Pero banda dito, makikita nyo mga kabukid, nakasilong. Yan o, hindi sila ganong umasenso. Maliliit ang bunga. Tapos merong hindi ng bunga. Pero yung mga talong, okay lang na nalililiman sila. Umaaraw din naman dito pero hindi full sun. Yan ang aking na-discover na ang kamatis ay hirap kapag hindi full sun. Pero ang talong, kaya niya. Kaya ng talong na maging maganda kahit na naliliman. Pero pag tanghali, dito mainit din naman dito. Hindi ka tulad nun, no? Mga kamatis. Ayan, talagang full sun sila. Gandun. Mga kabukid. Yan ang update natin sa ating mga kamatis na pwede nating anihin ngayon. Sa katunayan eh, bibili kami ng isda. Dirito mamaya. Tapos, iyan ang kapartner. Papakita namin sa inyo paano siya kasarap ang mga homegrown organic kamatis. Organic kamatis yan. Walang. Although, di ko alam kung considered na yun. Yung ating kabukid spray ay ginamit din natin dyan. Kasi may tabi silang mga ano. May mga tabi silang mga silip na hindi umasenso dahil sa... Pero umasenso na din. Umasenso na din. Okay naman. Sir, ito. Madilim. Saan ba? Madilim eh. Ayun o. Pero okay naman. Pero yung mga kamatis natin, naanuan lang, naambunan lang ng spray natin. Kaya hindi talaga sila na-spray. Naturally grown. Organic tomato yan. So, pupunta tayong palengke para makabili ng isda at matikman niya mga kamatis na. Haharbisin na natin. Ngayon na. Haharbisin ni Sweetheart Chan. Kukuha lang siyang basket. Yeah, lahat ng mga hinog, pwede na yan. Maguguntingin. Hey, akala ko talong. Gusto niya, madali lang yan. Pipitas siya. Para ka na pumipitas ng ano, bayabas. Yeah. Napaka-careful mo naman. Meron ka na sa lubsib to. Wala. Paano magkakaroon ng salubsib yan? Yung mga ripe lang ah. Kumalilito. Ay kak. Dalagang Pilipina. Dito ka sarap ko. Dalagang Pilipina. Yung gama no? Danyo purang gama do. Dalagang Pilipina. Wala may nagtali. Ay tapa, tami itong. Ito. Damay mo na itong dalawang to. May hinog na yan.
Para namita si Maria Clara eh. Oh. To lahat to? Oo, yung mga yan. Ito, Tay? Oo. Pero yung una, huwag mo na yan. Una. Parang namita si Maria Clara, pinong-pino. Maria Clara, pinong-pino. Yung nasa paso natin na kunin natin to. Kamatis, ayun na. Na nagkaroon na ng pinogers. Di ba? Pwede naman sa paso. Mag-aano din yan. Mag-harvest na muna ako. Sige. Kanina ka pa nag-harvest eh. Nag-harvest si Maria Clara Pinong-Pino. Nangamatis ka lang eh. Wala ka pa nga sa bukid eh. Yun, yung isa. Sama mo yung isa. Yung isa niyo baka nakakatusok kasi yan. Hindi yan nakakatusok. Pagdating sa pagkain ng kamatis, napakagaling niyo. Pagpitas eh. Sabi mo na sa akin yun. Sige. Sa akin na yun. Oo nga. Ah. O, sige. O, talong naman. Talong. Eh, pangadagulda, oh. Ito talaga, aaring ko to. Eh, pangaragulda. Pagkupitin ko to. Yeah. Tada! Gosh, sumalaki. Yan, sige. Get it. Huwag na muna to, or kunin na natin to, no? Oo, kunin mo lahat siya malalaki. Diba? Ayan. Kung ano, sa El Filibusterismo, eh, maiinis si Ibarra sa bagal mo eh. Maria Clara, kabagal na. Tinortray niya talaga yung Maria Clara. Oh. Huwag kang mag-anilin mo lang. Talagang piyangatawa na ni Maria. At tapag gulot. Yun o. Nice gulot. Ayun o. Mukha niya postura o. Wala na. At tapag. Oh, si. Sige. Okay. Tapos ka na. Yeah. May gagawin pa ako dun. Sa akin na lang yun. Ha? Dami oh. Apo. Po. Raldan eh. Kaya kayo ni siya. Tita ng ulam. Wala. Tita ng ulam. Yes. Oh ha. Yan, ang kanyang pinagkatagalan na harbisin. Mga kabukid. Seryoso. Oo. Kaya pala ayaw niyang ubusin kanina itong mga kamatis sa talong. Kanina nag-harvest. Dahil magbablog din siya. Hindi niyo maitatanong mga kabukid eh. Meron pong YouTube channel ang ating Mrs. Kabukid. At napakarami na ng kanyang subscribers. Nasa ilan? Nasa 50 na sila. 50, oh? Pang 50 si Kabukid na kaibigan nating si Napoleon, Gardening TV at si Bunso. Thank you sa inyo sa pag-subscribe nyo sa YouTube channel ng ating yes. Mrs. Kabukid. Sa mga gusto pong mag-subscribe, para po maging 55 na yung subscribers ni Mrs. Kabukid. Ilan ba gusto mong subscribers? Mga 100. 100, oh. Kung aabot ng 100. Ang kanya pong YouTube channel naman ay yung mga content niya ay nakakaaliw. Mga tungkol sa pamumuhay din sa simpleng pamumuhay. Nakakaaliw. Hindi ko lang alam kung kapupulutan ng aral pero nakakaaliw. Tsaka tagsaglit lang, tag 4 minutes, 5 minutes lang. Ganun. Napakabilis. Kung parang ang nanonood kang ganun eh tapos biglang tinawag ka lang eh. Napalingon ngayon. Ano yun? Pagtingin mo. Tapos na. Tapos na. Ha? Tapos na agad. Oh.
Parang ganun lang, hindi kayo maiinip mga kabukid. So, kung gusto nyo mag, gusto nyo i-check ang kanyang YouTube channel, ay ilalagay namin dito. Ayan, ayan, ayan. Ayan, check nyo po, baka sakaling magustuhan nyo at pag-subscribe para masaya ang buhay. So, ibibili muna kami ng isda. Tapos, para maihanda ng tanghalian, gamit ang ating mga hinarbest organic. Gamit ang ating talong na hinarbest, lalagay natin sa paksiw na bangus. Ayan. The usual paksiw na bangus. Ayan. Ay, kasarap nito. Mapapabulakan ka ng salita. Okay, tapos mamaya yung kamatis naman sa pritong galunggong. Ito yung kamatis. Ginawa natin, gagawin natin sa usawa niya. May sibuyas, may sili. Terno sa pritong isda. Yeah. Rapsa na rapsa. Katapos yung talong, nilagay natin sa paksiw na bangus. Ay, kasarap niyan. Ayan o. Oh. Kataba. Ayan yung ulo talaga naman po. Ha. Yan yung ulo ng bangus. Hay nako, hay nako. Sarap niyan. Yung tiyan niyan. Nanginginig pa. Ayan o. Oh. Yung tiyan niyan. Taasan yung kamatis. Ayan yung galunggong natin. So mga kabukid, eto na yung huling update natin sa mga kamatis natin na harvest na natin. Diba, naalala nyo, kailan lang yun yung nag-vlog tayo na bumili tayo ng seedling dun sa Aga Seedling Farm. Yes. Tapos ngayon, kakainin na. Eto na. Eto na rin yung talong. Diba? So mga kabukid, de magtanim din kayo. May napapala tayo sa pagtatanim sa bakuran. Katulad nyan. Sa mga kaibigan natin na gusto magtanim, napakadali lang. Walang effort. Dilig lang. Tapos, basic-basic. Okay, alag-alag. Mm. So, may shoutout nga pala kami, mga kabukid. Galing kay Kuya Noel Clamor, papunta sa mga Tagalalod. Hello sa inyo dyan. Dyan sa Candarakal, sa Del Remedio, Sulat, Eastern Samar. Mga Tagalalod, hello. Mm. Talagang napakalayo nun ah. Mula Pampanga hanggang sa Lalod. So mga kabukid, sa mga kaibigan natin mga bago, sana subscribe naman kayo para dumami tayong lalo na mag-enjoy sa panonood sa buhay sa bukid ng mga taga-arayat. So mga kabukid, hanggang sa susunod na video. Maraming salamat. Paalam. Wow. Rapsa na rapsa.